Okay guys, ito na nga, gagawa na tayo ng ating Facebook ads, no? Ito na inaantay natin. So napakahaba ng proseso pala, kala nyo simple lang. Pero syempre, in this tutorial, mas pinasimple pa, di ba? Ayun, kasi hindi mo na kailangan mag-experiment. Kasi ang ibibigay ko talaga dito, yung tried and tested. Okay, so simulan na natin kasi medyo matagal-tagal to. So punta po tayo sa ating Facebook account, make sure na nakalogin. And then, after mag-login, go to Facebook Ads Manager. Ayan. So, ayan. facebook.com/AdsManager. Okay. Then, lagi nating tandaan, dapat nakaselect yung ating Facebook ad account. So, it's either personal or yung ating business ad account. So, dito sa tutorial, syempre ginagamit natin yung ating nasa business ad account. So, for digital marketing course. Okay. So, nakaselect na siya. Then, punta tayo sa business tools. Check natin yung audience na ginawa natin kanina. Okay. Medyo parang 1 hour na yata yun na nakalipas. So, check natin kung okay na. Go to audiences. Ayan. So, wala pa rin, ha? Populating pa rin. So, maybe mamaya, okay na siya. Pero habang nag-aantay tayo, syempre, ipapakita ko na kung paano gumawa ng Facebook ads. So, punta ulit tayo sa business tools. Go back to ads manager. Sa ads manager, ayan, makikita nyo na yung create. So, pwede na natin siyang galawin, no? So, kanina hindi natin ginagalaw eh. Ngayon, gagalawin na natin yan. So, click natin yung create button. Ayan. Siyempre, yung ginawa nating lookalike audience is messaging. Tama? So, yung people who send message for, in the last 90 days. Tama ba? Okay. So, since ang kinawa natin ay audiences na mga nag-message sa nakaraang 90 days, ang gagamitin nating campaign ngayon ay messaging campaign. Yan, messages. Click natin yung messages. Yan. Then, click nyo yung drop-down menu. Yan. Lagyan natin ng title. Sorry. So, may tatlong level to. May tatlong level yan. Merong campaign. So, siya yung parang pinaka-mother level. Yung sumunod ay ad set and pangatlo yung ad. Okay. So, sa campaign, ilagay natin ay ano ba yung kanina? Moto. Moto ko to. Ayan, sample lang naman. Then, copy ko to. Paste ko dito. Moto ko to ad set. So, ito reference lang naman. At least, alam natin yung ginawa nating ads. Alam natin yung title. Ayan. So, importante may title yung tatlo na yan. Title ng campaign ay Moto ko to. Title ng ad set ay Moto ko to ad set. And ang title ng ad ay Moto ko to ad. Diba? Okay. Pag okay na siya, click lang yung continue. Ayan. So, nandito tayo sa campaign. So, kung makikita nyo, ayan yung level ulit. Ito yung campaign level. Campaign level. Ito naman yung ad set level and yung ad level. So, importante alam natin yung mga level na yan. Ayan, kung makikita nyo sa taas na to, nakalagay pa rin dyan. Ito yung ad campaign level, ito yung ad set, and yung ad. So, make sure alam natin, pindutin yung mga yan. So, ngayon, nasa campaign level tayo. So, ang campaign name, ito yung ginawa natin kanina, Moto ko to. So, ito, special categories, huwag nyong galawin. Make sure na naka-off lang yan. Campaign details, auction, nandyan lang yan, huwag nyo nang galawin. Campaign objective, syempre messages. Ayan. So, naka-default naman, huwag nyo nang galawin. And then, yung show more options, huwag nyo na rin galawin. Wala tayong ilalagay dyan. A-B test, no need. Hindi na natin kailangan mag-testing. Sabi ko, hindi nyo na kailangan mag-experiment. So, makakatipid talaga kayo dito. Ayan. Campaign budget optimization, yung tinatawag nilang CBO. Although, pang-advance na to, pero kahit sa basic
And then pag nagra-run ako ng ads, laging budget, laging CBO. So turn off, turn on lang natin 'yan. So dito tayo magba-budget sa campaign level. Ayan. So yung iba, ginagawa ang budget ay nasa ad set level. Ngayon, lagi kong sinasuggest dapat nasa campaign level yung budget. Kasi meron diyang magic, no? So hindi ko alam, basta pag kino-compare ko yung ABO, yung ad set budget optimization versus dito sa CBO, mas okay ang results ng CBO kahit na hindi ka naman naglalagay ng maraming ad set using CBO. So, medyo magulo, di ba? Pero i-discuss natin yan sa advanced lessons natin ng Facebook ads. So, ngayon, ang gagawin nyo, follow nyo lang yung mga tinuturo ko. Okay, so turn on yung campaign budget optimization, then daily budget. So, dalawa yan, lifetime budget or daily budget. Ngayon, ano ba pinagkaiba nila? Pag lifetime budget, parang babudget, ano, for example, 3,000. Irarun mo siya ng for 1 month. So, ibig sabihin, ang budget mo per day ay 100 pesos. Kumbaga, binudgetan mo siya ng 3,000 for the whole month para sa 100 pesos na daily ad spend. Okay. Ngayon, after 30 days, after 1 month, automatic magto-turn off yung ads. So medyo may disadvantage at advantage yan. Ang advantage, hindi mo na kailangang i-monitor yung ads mo na, uy, sobra na pala yung gastos ko sa ads, sobra na sa 3,000 na budget. Eh, hindi ko nahinto, umabot ng 4,000. So sayang. Ngayon, ang disadvantage naman itong lifetime budget, what if na effective pala yung ano, yung ads mo? So effective pala, tuloy-tuloy siya. Kaso pagdating ng 30 days ng 1 month, biglang huminto. So paano na, 'di ba? So for me, mas okay yung daily budget kasi yung daily budget, gawin natin 100 pesos per day. Yan. So 3,000 pa rin naman yan for the whole month eh. Halimbawa mag-consume mo in 1 month 100 pesos per day is 3,000 pa rin naman. Ngayon, ang maganda dito sa daily budget, pwede mo siyang i-stop naman anytime. Halimbawa, hindi naman nag-work ng maayos. So, anytime, pwede mo siyang i-stop. Inactive mo na lang siya. Ngayon, umabot ng 1 month, tapos effective, no? So, hindi mo na kailangang, hindi siya hihinto. Hindi tulad ng lifetime budget na after 30 days na sinetap mo, hihinto na siyang kusa. So, dito, tuloy-tuloy lang din. Halimbawang, nagpe-perform ng maganda yung ads. Okay? So, I hope na, ayan, na liwanagan tayo sa daily and lifetime budget. Yun nga, ang advantage din pala netong lifetime budget, pwede mong i-set up yung schedule ng ads. So, pwedeng nakahinto siya ng 12 a.m. hanggang 6 a.m. Then, magbubukas ulit siya ng 6 a.m. hanggang 12 a.m. So, parang ganon. So, pwede mo siyang automatic na nag-off and on. Kaso nga lang, may disadvantage yung turn on and off. Minsan, pag biglang turn on, biglang lumalaki yung ad spend. So, mahirap naman yung ganon. Maganda continuous siya na daily budget lang para continuous lang din yung performance. Hindi siya nababago-bago. Kasi merong algorithm si Facebook na nababago-bago pag nagagalaw yung ads. Okay? So, yan po yung ating campaign level. So, ganyan lang siya kasimple. Then, punta kayo sa ad set level. So, click nyo lang to. Yan. Pag-click nyo ng ad set, so may title na rin yan. Then, message destination is messenger. Then, wala ka nang gagalawin. So, yan na yun. Click to messenger. Then, budget and schedule. So, wala kang gagalawin dyan. Hindi ka rin maglalagay ng set and date. So, hayaan mo lang siya. Continuous lang siya every day. Ngayon, kung tatanungin, anong best time mag-run ng ads? So, para sa akin, para mas mabilis mag-approve, Monday to Friday, ka mag-ads, tapos between 8 a.m. hanggang 8 p.m. So, mga ganun. So, wag kang lalagpas dun sa oras na binigay ko. Kasi, pag lumagpas ka sa oras na binigay ko, let's say, mga 9 p.m. ka ng gabi nag-run ng ads, tapos weekends pa, possible na magtagal yung review ng ads mo. Okay? So, yan. Then, audience. Ito, maglalagay tayo ng audience. So, di ba may ginawa tayong custom audience? So, click nyo lang to. Yan.
hanggang lumitaw, medyo matagal, depende sa internet connection nyo yan. So lilitaw dyan, all lookalike and custom audience. Hindi tayo gagamit ng custom audience. Ang gagamitin natin is yung lookalike na ginawa natin kanina. Ayan. So click natin yung lookalike. Then yung ginawa nating two big ads messaging in 90 days. So ito yung ginawa natin kanina, tama? So click mo lang yan. Yan. So kumikita nyo sa gilid, audience definition. Potential reach is fewer than 1,000 people kasi hindi pa tapos mag-populate kanina. No? Hindi pa tapos yung populating kaya ganyan. Pero once na natapos yung populating, ang lilitaw dyan dapat nasa millions. Okay? Pero para lang continuous tayo sa paggawa. Yan. So, hayaan lang natin yan. Pero dapat, yung gauge niya, nasa gitna. Ang nakalagay sa gilid, yan, your audience is defined. Hindi pwedeng specific, hindi pwedeng broad. Dapat define. Nasa gitna lang tong gauge. Okay. Ngayon, paano naman yung mga nagraran ng ads na walang lookalike? Di ba, hindi ko kayo pinagawa ng lookalike kasi nga, bago pa lang yung page nyo, kakagawa nyo pa lang. So, wala pang kukuning data si Facebook sa inyo. So, hindi nyo kailangan ng lookalike. Ngayon, para sa mga bago, wag natin lagyan ng lookalike. Okay, magbibigay tayo ng sample. Ano yung best thing na gawin kapag bago pa lang yung page? So, wala tayong lalagay dyan na custom audience. Ngayon, dito tayo mag-edit. Yung location, age, gender, detail targeting. So, mamaya, papakita ko yung detail targeting, paano siya gumagana. Location, depende sa business mo. Kung local lang naman yan, edi Philippines, naka-default lang siya. Ngayon, kung pwede, kung ang location ng business mo ay for province lang, let's say may pwesto ka. So, lagay mo lang yung specific location dyan. For example, Bulacan. Yan. So, lilitaw kung anong city ng Bulacan. For example, Malolos, Bulacan. Yan. So, makikita nyo dito sa audience definition, ang potential reach ay 21 million. So, ganun karami pala yung tao sa Malolos, Bulacan. And yung radius niya, yung mga kalapit na lugar ng Malolos, Bulacan. Yun. So, medyo specific, di ba? Ngayon, gusto ko targetin buong Pilipinas. So, Philippines lang to dapat. Philippines. Oops. Yan. Uy, nawala na siya. Oops. Bet tayo na ng Philippines. Tama naman yung spelling ko, diba? Yan, Philippines. Yan. So, ang potential reach ay 79 million. So, malaki. Ngayon, papalitin natin yan. Paano papalitin? Siyempre, gagalawin natin tong age. So, hindi naman pwedeng lahat ng tao ay customer mo. For example, ang binibenta mo ay ano ba? Exclusive lang for 22 years old hanggang 44 years old. So, pwede yun. Yan. So, lumit siya. Kung makikita nyo, potential reach ay 48 million na lang. Hindi na siya 79 million. Then, for example, ang products mo ay pampaganda. Siyempre, hindi mo natatargetin yung men. No? Kasi dito naka-all ka. Ibig sabihin, women and men. Since pampaganda ang product mo, women na lang. Yan. So, nabawasan. Naging 24 million na lang. Ibig sabihin, 24 million, puro babae. Okay? So, ngayon, kung isa-summarize, target mo is Philippines, age 22 to 44 lang, then puro babae. Yan. Then, sa detail targeting, yan, dito na tayo magkakatalo. So, edit nyo yan. Edit nyo. Then, include people who match. Yan. Maglalagay na tayo ng demographics, interests, or behaviors. So, for example, ano bang mga page na more on beauty products. Okay. So, wala akong idea. So, ang gagawin ko, since wala akong idea, kiklik ko yung browse. Yan, browse. Tapos, interest. Yan, meron yung business, entertainment, family, fitness, food, hobbies. Yan. So, I think nasa fitness and wellness siya. Bodybuilding and weight. Wala siya. Asan ang pampaganda? Fashion? Ayan. Ayun. Nasa shopping and fashion siya.
So ngayon beauty, beauty salons, cosmetics, fragrance, yan. So yan yung mga demographics and interest. Ngayon, pwede rin yung mga Facebook page ng mga about beauty products kung may alam kayo. For example lang naman, beauty. So sino yung mga parang ibibigay mo kay Facebook? Facebook, ibibigay mo sa akin yung mga tao na o yung mga babae na interested about hair products, yan, hair products. So yung 24 million kanina, naging 13 million na lang kasi yung 24 million na babae kanina, hindi naman lahat yun ay interested sa hair products. Ang interested lang is 13 million. Ngayon, ang gagawin mo, dapat mas specific. Di ba nga, para mas maging effective yung ads, dapat bumaba ito hanggang 1 million. So, 13 million, sobrang laki pa niyan. So, gagawin natin siyang mas specific pa. So, paano magiging specific? Click nyo itong narrow audience. Pag-click ng narrow audience, may another search bar dyan. So, ang gagawin natin, yung mga babae na interested sa hair products na made na recently lang bumili sa online shop. Okay, pwede yan. Ha? So, ang gagawin natin dyan, interested sa hair products na nag-engage shopping or engage shoppers. Okay? So, interested sila. And at the same time, for the past, ayan o, nakalagay dito. People who have clicked on the call to action button, shop now in the past week. Ibig sabihin, meron silang activity na nag-shop now sila sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin, active silang bumili online. Okay, so interested sila sa hair products and at the same time, active sila bumili online. So, click natin to. So, yung 13 million, naging 4.8 million na lang. Diba? So, mas lumiliit. Ngayon, kung may iba ka pang ano, ina-narrow further mo pa yan. So, bukod sa hair products, ano pa ba yung pwede? Engage shoppers, dapat, ano pa ba pwedeng i-also match dito? So, browse tayo. Hanap tayo ng behavior. Purchase behavior. So, interest na lang tayo ulit. So, ang interest, shopping and fashion. So, dapat, hindi lang siya about hair. So, pwedeng cosmetics. Yan, cosmetics. Yan, 4.7 million. So, depende sa products. So, nangyari kasi dito, interested yung kinuha mong audience sa hair products. At the same time, engage shoppers, nag-click sila ng shop now sa loob ng isang linggo, and at the same time interested sila sa cosmetics. Ngayon kung may mga alam ka pang mga demographics, interest and behaviors tungkol sa products mo, eh mas magiging specific pa yung audience mo. Ngayon, potential reach is 4.7 million, medyo malaki pa. Kung kaya mo pang pababain yan, mas okay. Pero kung hindi na talaga, pwede mo nang i-run yan. Okay, at least alam mo na ito yung mga gusto mong makuhang customers, yung interested sa hair products na nag-click ng shop now sa loob ng isang linggo, and also interested sa mga cosmetics. So, depende yan. Depende sa products na binibenta mo. Kaya dapat alam mo, may nagkakanda ka rin dapat ng research tungkol sa products mo. Hindi yan basta-basta niraran lang na, oy, ganito yung target audience ko. Hindi. Kailangan nire-research mo yan, ano yung mga behaviors nila and also yung mga interest nila. Okay? Pag okay na, let's say, okay ka na sa target or potential reach mo, pwede mo nang iwan yan. So, nakasetup na yan. Then, detailed targeting expansion. So, nire-recommend ni Facebook. Since nire-recommend siya, hindi ko siya gagamitin. Okay? So, uncheck nyo yan. Huwag nyo lagyan. Ginagamit lang to pag sobrang liit lang ng audience. Kasi, pag kinlik mo yan, mag-expand yung potential reach. Diba? From 4.7, naging 5.9. Pero since malaki na yung size ng ano natin, ng audience, hindi mo na kailangang i-click yan. Kasi lalaki lalo, yun. So, masyado na siyang broad.
Ayan, oh, tignan mo yung gauge. Masyado na siyang broad. Dapat dito lang sa gitna yung define dapat. So, since wala akong alam sa cosmetics, sa mga beauty, hindi ko siya manarrow further. So, hindi ko alam yung mga, wala akong research na nagawa tungkol dyan. So, depende yan sa'yo kung paano mo siya inanarrow further pa. Okay? Languages. So, lahat ng language. Okay lang yan. Then, yan, yung, wala na ka nang gagalawin dyan. Placements. So, dito sa placements, nakalagay po dyan ay automatic. Wag po tayo mag-automatic placements kasi sasayangin lang ni Facebook yung pera natin. Okay? Kasi kung saan niya dadalhin yung ads mo, eh hindi naman lahat ng pagdadala ng ads, eh nandun yung customer mo. Okay? Nagagets po ba? So, maganda, gawin mo manual placement. Sa manual placement, yan, marami. Diba? Si Facebook, dyan niya dadalhin lahat yung ads mo. Pwedeng sa Facebook News Feed, Instagram Feed, Marketplace. Eh, yung product mo, pang Marketplace ba? Hindi naman. Eh, may video feeds pa. Yung ginawa mong ads, eh, picture, bakit sa video feeds mo siya dadalhin? Eh, di nagsayang ka lang ng pera. Okay, ngayon, gagawin mo dyan, i-optimize mo yan, alisin mo lahat. Yan. Yan, check mo yung mga hindi naman kailangan. Okay? Ako, ginagawa ko dito, ang itinitira ko lang talaga, oops, ano yun? Ang tinitira ko lang dyan ay Facebook News Feed. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, 11 yung placements, pero isa lang natira. Ayan, isa na lang, yung Facebook News Feed. Ibig sabihin, sa Facebook News Feed ko lang ipapadala yung ads ko. So, talaga makikita yan ng mga tao. Okay? Kasi kung dadalhin ko pa yan sa Facebook rate column, kiklik ko pa yan, another expense yan, gastos yan, pero hindi naman lahat ng tao ay naka-laptop or PC. So, walang rate column. Naka-mobile na halos lahat. So, since mobile tayo lahat, ang tao, nasa newsfeed lang yan. Browse lang sila ng browse dyan. Okay? So, nagagets ba yung logic ng placement? So, wag tayo mag-automatic, ha? Dapat manual. Then, kung sa tingin mo, ang products may pwede sa marketplace, edi ilagay mo marketplace. Yan. So, meron kang newsfeed, meron kang marketplace. So, depende. Pero ako nga, lagi lang ako sa newsfeed kasi dyan madalas nakatambay yung mga tao. Okay. Then, optimization and delivery, wala na yan. So, wala ka nang gagalawin. So, sa ad set level, yan na yung lahat. So, ito na yung last part, manual placements. The rest, wala ka nang gagalawin. So, okay ka na sa campaign. Click, check natin yung campaign. Ito yung campaign kanina. Yan. 100 daily budget, then ad set mo. Ayan. Philippines, 22 to 44. Then, women, kasi nga, beauty products. Tapos, interested sa hair products na at the same time, engage shoppers and at the same time, interested sa cosmetics. Okay. Ngayon, paano na may mga page na ng ano? May mga page na sila na, sige, burahin natin to, ha? Alisin natin yung detail targeting. Itong detail targeting, recommended talaga yan sa mga nag-i-start pa lang na page. Ngayon, optional to para sa mga meron ng existing page na merong lookalike audience. Okay, papakita ko ha. Tanggalin natin to mga interest tsaka behaviors. So, wala na. Wala na tayong detail targeting. Ang gagawin natin, kunin natin kanina yung lookalike audience na ginawa. Yan, yung tubig ads messaging in 90 days. So, kung makikita nyo dito, dapat 1 million yan. Okay? Since hindi pa siya populated, 1 million dapat yan. Okay? So, since 1 million na yan, optional ka na lang na mag-detail targeting. Okay? So, depende sa'yo kung gusto mo pa mag-detail targeting. Kasi pag nag-detail targeting ka, yung 1 million audience mo na yon, liliit pa. Pero, mas specific yung audience na makukuha mo. And then, doon, pag nag, di ba, nag-lookalike audience ka dito, tapos nag-detail targeting ka pa, pwede mong piliin tong detail targeting expansion para mas lumaki pa siya. Ayan. So, wala lang siya mapakitang data dito sa audience definition kasi nga hindi pa tapos yung ating lookalike audience population. Ayan. So, ganyan lang siya.
Pag okay ka na sa campaign, okay ka na sa ad set, punta ka na sa ad. Yan. Ito yung last part. So, normal to na magka-error kasi hindi ka pa tapos mag-setup. Yan. So, ad name, nakagawa ka na kanina. Identity, Facebook page. So, sa Facebook page, click mo lang yung Facebook page na i-run mo yung ads. Yan. Saka ba mag-run ng ads? Anong Facebook page? So, ito yung Tubig 19 Refilling. Yan. So, dyan ako mag-run ng ads. Then, yan, wag nyong galawin yung hindi ko ginagalawa. So, ang galawin nyo lang, yung pipindutin ko. Okay, ad creative. Click nyo yung ad media. Then, ad image. Diba gumawa tayo sa Canva kanina? Yan. So, yung ginawa natin sa Canva, nasa download na yon. Yan. Yung motor accessories. So, yun yung sample image natin. Yan yung gagamitin natin sa ads. Okay, medyo matagal lang yung upload. So, depende yan sa connection nyo at sa size nung image. So, yan. Yan, nakaselect. Click nyo kung nakaselect ha. Pag may highlight na blue, nakaselect na yan. Then, click next. Yan. So, ito yung itsura ng square size na ads natin. Then, click done. Yan. So, nawala yung isang error kasi may image na tayo. So, ito yung itsura ng ating ads pag lumitaw sa newsfeed. Yan. Di ba? Ang ganda. Pansinin. Then, primary text. Ito. hindi lang image ang papagandahin. Dapat primary text and headline. So, ngayon, may dumang ads. May dumang ads. Tama. Anong unang mapapansin? Di ba image? After mo tingnan ng image, saan ka next na titingin? Next dyan ay headline. Okay. Dapat appealing or attractive din yung headline. Pero may isi lang. Okay? Ayan. So, maglalagay tayo ng headline. Since ito yung tungkol sa sale ng motor accessories, lagay natin ng 80%. Oops. Wala. Sale for limited time only. So ganyan lang kaigsi. Headline lang to, hindi ito yung caption. So makikita yan dito sa tabi ng send message button. Ayan, oh. Kung makikita niyo yung preview sa gilid, ayan siya. 80 dapat may percent to. Ayan, 80% sale for limited time only. So, ganyan lang i-exe. So, mga 6 words, 5 words, mga ganun lang. Okay? So, pag nakita nila yung image, na-attract sila, babasahin yung headline. Tapos, pag nagustuhan, babasahin na nila yung primary text or yung caption. So, sa caption, tatlo yung guidelines. So, una, ano yung matutulong niyan? Kumbaga yung solution niyan doon sa customer na nakakita or yung audience na nakakita. Then number 2, ano yung mga benefits pag inavail nila yung product mo. Then number 3, yung call to action. Yan. So ganyan yung pagkakasunod-sunod, depende na lang kung anong paano mo siya, kung Tagalog ba o English. Basta ganyan yung pagkakasunod-sunod ng inyong caption dapat. And, iwasan yung gumamit ng you and your. So, bawal na bawal yan, ha? Huwag kayong gagamit ng you and your. Kasi, medyo alanganin yan sa Facebook. Dapat hindi tayo direct na, kumbaga, isa lang kinakausap mo. Basta may ganong rules si Facebook na hindi pwedeng direct sa isang tao yung caption mo. Dapat in general siya. Okay? So, ganyan po. Yan, primary text, headline, and image. So, ganyan po yung itsura ng creative. Pag dumaan niya sa timeline, ito yung itsura niya. Okay? Then, pagtapos na, punta ka dito sa call to action. Check mo kung naka-send message. Dapat send message yan. Then, message template. So, syempre, pag nakita nila yung ads, pag kinlik yung send message button, meron lilitaw na conversations.
Okay, so check natin kung ano yung itsura ng conversations. Yan, pag kinlik nila yung ads mo, ito yung lilitaw, ito yung nasa preview. Can I make purchase? I'm interested. Can you tell me more? Can you recommend something? Ito yung default. So, pag di mo pinalitan to, ito yung lilitaw. Napakadami, di ba? So, I suggest na mag-iwan ka lang ng isa. Yan, purahin mo yung dalawa. Then, edit mo to. Yan. Pwedeng lagay mo to. How much? Ops, teka. Medyo malag lang dito, ha? Depende sa bilis ng computer or ng cellphone nyo to. Malag talaga siya dito sa pag-create ng template. So, for example, how much? Yan yung pinindot niya. Pag-click niya ng how much, ito yung sasagot niya, yung automated response. So, for example, 99 pesos. Because it's sale at 80%. Yan. Off. Yun. So, may depende. Depende nga yan sa isi-setup nyo. So, ngayon, pag pinindot nila yung send message, yan, ang makikita nilang button doon is how much. Pag-click nila ng how much, ito yung sasagot. 99 pesos because it's sale at 80% off. So, ito yung automated, ha. Kumbaga, kahit hindi mo binubuksan yung Facebook page mo, may automatic na sasagot. Yun. Tapos, pwede mo siyang isave. Auto. Reply. Sana to? Anong page to? Basta ano lang. Moto ko to. Reference lang naman yan. So, pwede mong isave yan. Save and finish. Yan. So, meron ka ng existing. So, hindi mo na kailangan mag-create nyo kasi may existing ka na. So, select mo lang yung template mo. Yan. Auto-reply moto ko to. So, pag pinili mo yan, pag-click nila nitong send message, may nakalagay doon na how much. Yan. Pag-click nila ng how much, i-re-reply yung automated response na sinetup mo. Okay? So, importante na meron ka nyan kapag nagra-run ng ads kasi pag wala yan, nag-send sila ng message blanco, di ba? Wala kang reply, madi-disappoint naman yung kausap mo or yung nag-inquire dun sa page mo. Ngayon, yan yung automated response nung dito sa Facebook Ads. Pwede ka rin gumamit ng existing template na nakasetup sa chatbot mo. Okay? For example, meron kang chatbot na nakalink like ManyChat. So, meron din tayong tutorial tungkol dyan. So, make sure na na-maximize din natin yan. Kasi, I suggest talaga na pag mag-run ka ng send message or messaging ads, messenger campaign, dapat meron kang chatbot na ManyChat. Kasi nga, para ma-capture niya lahat ng inquiries. Kasi sa ManyChat, marami kang pwedeng gawing sequence doon. Marami kang pwedeng gawin na flows. Hindi tulad dito sa message template ng Facebook Ads, limited lang yung sagot. Doon sa chatbot na tutorial natin, unlimited po yun. Pwede kang gumawa ng marami or mahaba na mga flows. Okay? So, syempre, dudumugin ka ng mga customers, ng inquiries, pangit naman na walang sumasagot, no? So, sayang din, hindi mo nakaka-capture yung, ano, yung prospects, yung inquiries. Possible, hindi ka rin makakuha ng sales. So, baka nagtataka ka, ang daming inquiries pero walang sales, baka hindi maayos yung conversation doon sa inquiries or doon sa taong nag-inquire. Okay, so make sure na nakasetup mabuti yung ating mga responses, especially yung send message. Ayan. Then, pag okay na, ano tong error na to? So, hanapin muna natin error. No payment method. Okay, so wala pa lang payment method na nakasetup dito sa Facebook ad account ko, business ad account. So, hindi siya magpo-proceed. So, kahit i-publish ko yan, hindi niya magpo-proceed. Pero, yung setup natin, tama na yan. So, wala tayong na-miss. Okay? Kala ko may na-miss pa tayo kasi may exclamation. Ayan, no payment method pala. So, okay lang. Hindi ko to ipo-proceed kasi hindi naman ako mag-run ng ads. Okay? Sample lang ito. So, ayan. I hope na
natuto tayo, no? Na-setup natin ng tama. Pag hindi nyo masundan, again, i-rewind nyo, i-pause nyo para masundan nyo mabuti. Recorded to, ah. Baka sabihin nyo, live, no? So, ginawa kong recorded kasi gusto ko masundan yung mabuti. Pag live kasi, hindi rin naman nakakasunod lahat. So, ulit na naman tayo. Okay? So, mas tipid tayo sa time. And at the same time, mas masusundan yung mabuti. Mas magagawa nyo ng maayos yung inyong Facebook ads. Okay? So, may na-miss pa ba ako na sabihin? So, dito sa Facebook ads, experimental din. So, hindi porket na nag-experiment na ako, binigay ko na yung tamang setup, hindi na kayo mag-experiment. Experiment nyo pa rin. Minsan may mga ads tayo na nirarun, hindi effective kasi baka yung image natin hindi attractive sa customers, sa audience, no? So, make sure na gagamit tayo ng magandang image, make sure na high quality, tapos yung color ay nag-i-stand out. Then, konting text lang para hindi mabawasan yung reach. And, kung kaya natin na mag-look alike po tayo. Kasi yun yung susi. So, dalawang susi sa successful ads, look alike and yung ating picture or video ng ads. Okay? Ngayon, sa mga bagong page, okay lang yan, mag-detail targeting muna kayo. Then, pahinugin nyo ng mga 1 month or hanggang 3 months. After 3 months, mag-look alike na kayo. Then, magugulat kayo, maganda yung magiging results. Okay? So, wag kayong magmadali. Minsan, wala talagang result. Gawin nyo, stop nyo lang yung ads. Then, gawa kayong panibago. Then, pag ayaw pa rin, gawa kayo ng bago ulit, i-run nyo ulit. Okay? Hanggang sa makuha nyo yung tamang timpla ng audience nyo. Then, magugulat kayo isang araw. Ang dami na palang inquiries. Then, magugulat ka, ang taas na pala ng sales. Okay? So, I hope na nasundan natin mabuti ito. And, sana, ayun, makita ko pa kayo sa ating mga advanced lessons, sa ating advanced Facebook ads course. Okay? So, ayan lang po. Maraming salamat and God bless us all.